Hello guys, ngayong video, ang topic ulit natin ay Q&A. Mas pinalawak ko yung mga sagot ko para malaman nyo kung ano yung mga tumatakbo sa isipan ko sa about sa mga tanong nyo. Ready na ba kayo? Simulan na natin to, tara na! Let's go! Unang tanong, mabisa po ba talaga ang kulasiman? Mabisa sa tamang panahon. Ganito lang yan. Ang kulasiman pwedeng mag-effect agad or hindi. Nakadepende yan sa panahon ng mga African lovebirds mo kung ready to breed na ba sila. Kung may signs na sila may pinapakita sa inyo na mag-mate na sila, ganun. Kaya lang nagiging mating booster ang kulasiman dahil nakakachempo lang kami. Or yung mga gumagamit pa ng iba na nakakapag-mate, ganun yun, nakakachempo lang. Pero, kunwari, nagbigay ka ngayong araw pero hindi sila nag-mate, okay lang yun. Dahil hindi naman instant mating booster ang kulasiman, okay? Ulitin ko lang, sa iba, nag-mate na lang bigla yung mga African lovebirds nila after magbigay ng kulasiman. Dahil ready to breed na yung mga lovebirds nila, yung lovebirds namin. Ang kadalasang simula ng mating ng mga lovebirds ay 9 months old pataas. So, kung alam mo yung edad ng lovebirds mo mula inakay hanggang ngayon, kailangan 9 months old yan. Diyan na magsisimula yung pag-mate nila. Or 9 months, 10 months, ganun. Okay? So, ang simula naman ng maturity age ng lovebirds ay 7 months. So, magkaiba yung mating age at maturity age. Ang mating age ay 9 months pataas. Tapos, ang maturity age ay 7 months pataas. So, hindi porket 7 months na ang lovebirds mo, makikipag-mate na agad. Hindi po ganun. Maghihintay pa rin po tayo ng matagal. Kung 7 months na siya, hintay pa tayo. So, ang kulasiman ay parang side dish lang ng ating mga ibon. Para bang pechay, kangkong, cabbage, mga ganun, carrots, ganun. Or other option lang para makapag-mate yung mga lovebirds natin. Ganun lang yun. Pero ang totoo talaga, kailangan lang natin maghintay kung kailan sila mag-mate. Okay? Maghintay lang tayo, bawal tayo mainip. Pangalawang tanong, bakit nakakalbo yung dibdib ng ibon ko na kak? Meron tayong dalawang pwedeng dahilan ng pagkakalbo ng dibdib nila. Una, yung sinabi mo ngang stress sila. Ayun yung una. Kapag stress ang ibon mo, ang ginagawa nila ay feather plucking. Ang feather plucking ay pinipersa nilang tanggalin yung balahibo nila kasama yung straw. Yung straw ng balahibo nila. Kaya nakakalbo. Kapag ganun ang ginagawa ng lovebirds nyo, huwag kayo magpanic. Kasi hindi naman yan big deal, hindi naman yan big issue. Dahil kapag ginagawa niya yung ganyan, tapos bigla nyo na lang silang bubulabugin or binulabog or huhulihin, mas may stress sila. Hayaan nyo lang sila na ubusin nila yung balahibo nila dyan dahil maganda din naman ang kalalabasan niyan. Ano ang magandang yon? Panibagong feather na maganda at malinis. Okay? So, hayaan nyo lang sila kung gusto nilang tanggalin yan dahil babalik naman yan ng mga ilang linggo or isang buwan. Ganun lang yun. Tapos, yung pangalawang dahilan ay may kuto na hindi natin makikita o hindi natin nakikita na sila lang ang nakakaramdam at nakakakita nun. Ano ang pagmumulan ng kuto sa ating mga African lovebirds? Mausok, madumi ang cage, madumi ang hangin, ganun. At walang monthly washout. Mahalaga ang monthly washout sa ating mga ibon dahil
ayan ay nakatatak na sa ating isipan na ang washout intents ay tanggal kuto kahit libag pa ng ibon. 100% effective ang washout intents para sa mga kuto ng African lovers natin. Tapos, ito pa ang dapat nyong malaman. Kapag gagamit kayo ng washout intents, gumamit ng spray bottle, tapos lagyan lang ng tubig kahit hindi puno, tapos konting washout intents. Basta kumulay lang ng konti, okay na yon. Huwag yung sobrang dami dahil sobrang tapang na ng amoy na yon. Tapos ang magiging ano niyan, kapag marami kayo nalagay na washout intents, may isang pwedeng mangyari na hindi maganda. Hindi mamamatay yung ibon mo. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ay may chance din na mag-feather plucking ang ibon mo kapag sobrang tapang ng timpla mong washout intents. Hindi maganda yung ganong mangyayari, pero maganda pa rin ang kalalabasan dahil panibagong feather ulit. Pero syempre, iwasan natin na lagi silang mag-feather plucking. Mahirap na kapag naging habit nila yun. Yung tipong wala ka nang ginagawas na ikaka-feather plucking nila, bigla na lang silang kusa nilang tatanggalin yung balahibo nila, ganun. Huwag natin hayaan na maging habit nila yun, okay? Pangatlong tanong, ang egg ba ng ibon natin pwede ipakain sa ibon natin? Yes, pwedeng-pwede. Lalo na kung yung itlog ng mga lovers nyo ay infertile or bugok. Ang gagawin nyo lang naman dito ay kunin nyo yung itlog na infertile or bugok, tapos ilalagay nyo lang yun, yung itlog na bugok or infertile. After ng ilang minuto na paglalaga ng infertile egg, balatan nyo. At huwag nyong itatapon yung eggshell dahil pwede nyo yan ibigay sa kanila as calcium. After balatan ang itlog, igiling nyo. Hiwa-hiwain nyo para madali nilang makain. Then, iserve nyo na sa kanila yung mga itlog na gawa nyo. Ano naman ang benefits na makukuha nila sa infertile egg? Kung sa atin, mga tao, kumain tayo ng bugok na itlog, sasakit yan natin. Pero sa kanila ay hindi. Sa ginawa mong infertile boiled egg, makakakuha sila ng high fats and high protein na nagbibigay ng magandang laki ng katawan at malusog na katawan para hindi sila maging mukhang payatot or underweight. And then yung eggshell na hindi mo tinapon para sa calcium. Okay ba? Kung wala naman kayong mga infertile eggs or mga bugok na itlog, pwede naman yung mga itlog ng manok, yung white egg na madalas natin batihin. Ilagay nyo lang, tapos same process din. Number 4. Nahuli po yung dayo? Hindi namin nahuli. Nalibang sa mga Maya eh. Nakipaglaro sa Maya. Pinaghahabol yung mga Maya kung saan pumupunta eh. Mahirap din kasing mahuli yung mga ibon doon sa kabilang aviary namin kasi mapuno. Yung puno kasi noon ay yung ibaba, ayun na yung nadoon na yung mga kulungan. Kaya hindi namin nahuli. Sayang. Hindi tulad dito sa terrace namin, third floor, mataas na, pwedeng dapuan talaga. Kaya lahat ng dayo dito sa terrace namin ay nahuhuli agad namin. Kaya mas maganda dito manghuli sa terrace kaysa doon sa kabilang aviary kasi mapuno. Tapos yung puno na yon eh, yung ibaba ay kulungan. Kaya parang imposible makahuli kasi depende. Kasi ano eh, unang dayo pa lang yun doon sa kabila. Kaya siguro mahirap. So number 5 na tanong, bakit po yung gulay na napapanood ko, hindi nila kinakain? Ganito lang yan. Kapag first timer ang ibon mo sa gulay, hindi talaga nila papansinin agad yan. Kailangan mo lang muna silang sanayin sa isang gulay. Magsimula muna kayo sa pechay. 3 beses kayo magbigay ng pechay sa isang linggo. So, 3 times a week. Tapos, masasanay na yan na pwede pala nilang kainin yung pechay.
din, try mo naman ng ibang gulay. Ganun lang. Ganun lang every week. Magbago ka ng gulay every week para masanay sila na pwede pala nilang kainin yung na pwede pala nilang kainin yung mga ganitong gulay, mga pechay, kangkong, mais, carrots. Ganon. Sanayin lang. Sanayin nyo lang. Huwag lang kayo mag-overthink kung bakit ayaw nilang kainin yung mga gulay na binibigay mo. Number 6. Kailangan po ba ng morning sunrise? Kung wala pong morning sunrise, ano pong vitamins na maganda? Ang morning sunrise o yung unang sikat ng araw ay maganda sa ating mga lovebirds dahil nakakakuha sila ng essential vitamin D. Ang sikat ng araw kasi ay nakakapagpataas ng temperature nila mula madaling araw. Kasi diba, sa madaling araw, malamig. Kaya yung temperature nila bumababa, nagiging malamig yung katawan nila. Hindi naman sa sobrang lamig na mamamatay, hindi ganon. Parang bumababa yung temperature nila na nakakapagpakalma sila. Tapos, yung sinag kasi ng araw ay nakakapagpataas ng temperature nila para bumalik yung init ng katawan nila. Kaya ayun ang benefit ng morning sunrise. Nakakapagpataas ng temperature nila. Maganda din yung morning sunrise sa balahibo nila at sa mga skin nila. Magkaiba ang skin sa balahibo, okay? Yung skin yung mismong balat nila at yung feather yung tumutubo sa balat nila, okay? Baka ibas nyo kasi ako eh, inuunahan ko na. Number 7, gaano karaming successor pellets pinapakain nyo and araw-araw ba ang pagbibigay? Ang ginagamit ko pang takal ng pellets ay 1/2 tablespoon at 8 to 14 pieces ang natatakal ko doon. Kapag nadadamihan kayo sa takal ko, sa 8 pieces to 14 pieces, pwede nyo naman itingi. Itingi nyo na lang ng 6 to 8 pieces, okay lang yun. Mas okay yun kasi mas pabor sa inyo. Ang schedule ko sa pagbibigay ng successor pellets, everyday, 6 a.m. hanggang 10 a.m. Tapos kapag 10 a.m. na, aalisin ko na yung mga pellets sa patukaan, itatabi ko yung mga natira kasi hindi lahat nauubos nila. Yung mga natira kasi pwede nyong ibigay ulit sa mga susunod na araw. Ayun nga, 6 a.m. to 10 a.m. tapos pahinga muna ng pagkain mula 10 a.m. hanggang 12 p.m. Tapos balik na ng seeds ng 12 p.m. hanggang 4 p.m. or 5 p.m. okay na yun. Sa mga napapaisip kung bakit araw-araw ako nagbibigay ng successor, kasi yung mga African lovebirds namin ay ready to breed na. Kaya need ko na silang pwersahin araw-araw sa pamamagitan ng successor pellets. Tapos hindi naman nakakapagpasa pula ang successor pellets, basta wag lang isang buong patukaan yung lalagyan nyong successor pellets. Ayun ang nakakataba dun. Ayun yung nakakapagpasa pula. Yung buong patukaan, puro successor pellets, ayun ang pinaka bawal. Instant sa pula yun. Okay, kaya tansya-tansya na lang ng mga successor pellets. Pwede nyo naman, pwede kayo mag-invento kung ilang successor pellets ang kayang ubusin ng mga lovebirds nyo. So, ayun. Okay na to. Okay na tong 7 tanong natin. Ayun na ang dulo ng ating Q&A. Hinabaan ko na yung mga paliwanag ko para mas maintindihan nyo pa ng mabuti yung bawat kailangan ng ating mga alagang lovebirds. May natutunan ba ang lahat? Bigyan nyo lang kami ng thumbs up kung may natutunan kayong panibago. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming daily uploads. Salamat sa mga sumusuporta at sa mga naniniwala sa amin, nakakataba ng puso. Huwag lang sana magkaroon ng sapula.
Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.